Sa bayan ng Atimonan sa Quezon, mayroong ribulto ng sirena sa kanilang dalampasigan. Ito ay malungkot at nag-iisa habang nakaupo sa malaking bato at nakatingin sa malayo. Tila ba ang sirenang ito ay may hinihintay? Tanong ng mga dumadaan, bakit may sirena doon? Malulungkot ka rin kapag nalaman mo ang totoong dahilan. Kung bago ka pa lamang sa channel na ito, pindutin mo na ang subscribe button at notification bell para updated ka sa mga bagong videos na katulad nito. Ito ang Misteryo. Halos 75% ng planeta natin ay binubuo ng tubig. Kaya hindi nakakagulat isipin na daan-daang taon ang nakaraan, ang mga dagat ay pinaniniwalaang nagtatago ng maraming mga misteryosong nilalang tulad ng mga malalaking ahas at mga sirena. Ang mga taong isda o mga sirena ay hindi lamang ang tanging mga kalahating tao at kalahating hayop na nilalang na kumikiliti sa imahinasyon ng mga tao sa nagdaang mga taon. Ayon sa mga alamat, ang mga sirena ay isang simbolo ng kamalasan at masasamang pangyayari. Pinaniniwalaang sila ay umaakit sa mga mandaragat papunta sa mga mababatong parte ng dagat. Para sa marami, ang sirena ay bahagi lang ng imahinasyon ng mga manunulat. Pero sa Atimonan, Quezon, ang paniniwala sa taong isda ay buhay na buhay. May mga sirena raw na laging bumibisita sa lugar. Kaya nga nagpatayo pa sila ng ribulto ng isang sirena sa tabing dagat. Pero ano nga ba ang kwento sa likod ng ribulto na ito? Ayon sa kwentong bayan, isang takdang gabi, may bagyo na biglang dumating sa Atimonan habang ang maraming mangingisda ay nasa laot. Himalang maituturing na mga mangingisda ay nakauwi ng ligtas maliban sa isa. Ito ang nagpalungkot sa buong bayan. Makalipas ang isang linggo, bigla na lang siya lumitaw sa tabi ng dalampasigan na parang walang nangyari. Nagimbal ang mga tao sa biglang pagbabalik nito at maraming nagtaka kung ano nga bang nangyari sa kanya. Ikwinento niya ang tungkol sa pagligtas ng isang sirena sa kanya. Ngunit ang mga tao ay hindi sineryoso at pinaniwalaan ang kanyang kwento. Ayon sa mga naniwala sa kanyang kwento, siya ay karaniwang nakikita na papunta sa mabatong bahagi ng baybayin at biglang naglalaho. Inikwento din niya sa kanyang mga kaibigan ang tungkol sa isang mahiwagang suklay. Ang sabi pa ng ilan ay ginto ang suklay na yon, na sinabi niya na nagbibigay sa kanya ng kapangyarihan na tawagan ang sirena sa pamamagitan lamang ng paglubog nito sa dagat. Gayunman, sa pagsapit ng trahedya, ang bayan ay sinalakay ng mga piratang Moro at ang mga nakaligtas ay nakakalat papasok sa lupain patungo sa ligtas na bahagi ng mga bundok. Walang narinig tungkol sa batang mangingisda pagkatapos. Ayon sa kwento, nawala siya dahil sa pagprotekta sa bayan mula sa mga pirata at may nagsasabi pa na namatay siya sa sakit habang nagtatago sa bundok. Ang iba ay naniniwala na nakakita siya ng bagong pag-ibig sa isang bayan na malayo sa Atimonan at doon na permanenteng namuhay. Taon ang lumipas, ang mga lokal ay sinasabing nakakita ng isang magandang dalaga na nakaupo sa tuktok ng isang napakalaking bato sa tabi ng dagat na nakatingin sa mga bundok ng Atimonan. Sa likuran nito ay makikita naman ang isla ng Alabat. Malungkot ito at parang may hinihintay. Waring hinihintay ang kanyang pag-ibig. Gayunpaman, kapag lalapit sila sa kanya, tatalon siya papunta sa dagat at biglang naglalaho. Dahil sa laganap at sumikat ang kwentong ito, nagdesisyon ng mga tao na magpagawa ng ribulto ng sirena. Kasalukuyan, ang sirena ay nakaupo sa tuktok ng malaking bato
kung saan madalas makita ang dalagang ito. Pinapaalala nito sa bagong henerasyon ang malungkot na kwento ng pag-ibig ng sirena at ng mangingisda. Gayunpaman, isang araw noon, isang taong galit na galit at kinamumuhian ng mundo, partikular ng ideya ng pag-ibig, ay naglabas ng baril at binaril ang ulo ng estatwa ng sirena. Ipinaayos ito, ngunit ang orihinal na kagandahan nito ay hindi na naibalik. Kung titingnan ito ng maigi, mapapansin mo na napakalait ng ulo ngayon na tila may maskuladong katawan. Ang sirena ng Atimonan ay matatagpuan malapit sa Atimonan Port sa Barangay Angeles. Ang Atimonan, Quezon ay isang mahiwagang lugar. Maging ang pangalang Atimonan ay may tatlong bersyon kung paano at saan ito nakuha. May nagsasabing ang Atimonan ay nagmula sa isang puno na kilala bilang Atimon na sinasabing laganap sa lugar at sinasabing nagsilbi ng maraming gamit sa mga residente. Sinasabi naman ng iba na nagmula ito sa mga salitang atin muna na nangangahulugang isang patakaran, pagkakaisa ng pakiramdam at damdamin sa mga residente na nagpapalakas ng kanilang espiritu sa paglaban sa kanilang mga kaaway sa mga panahong iyon. Ngunit ang pinakatanyag na bersyon ay nagmula ito sa pangalan ng nagtatag neto, si Simeona Manggaba, na kilala ng kanyang mga kabarkada bilang si Ate Monang. Siya ay isang babae na ipinalalagay na hindi mapag-alinlangang pamumuno na itunuturing ng mga tao bilang kanilang pinagtibay na magulang, pinuno at tagapagtanggol. Naniniwala ako ngayon, mga kamisteryo, ng iba pang mga hindi nakikita at nakikilalang nila lang ay nabubuhay. Kahit na hindi sila natin nakakasama at nakakasalamuha, siguro nagtatago, pero dapat natin silang igalang. Kung hindi nila nais na mailantad, hayaan na lamang natin sila. Ang sansinukob ay masyadong malaki para sa ating mga tao. Ibinabahagi natin ang mundo hindi lamang sa ating kapwa, kundi sa lahat ng iba pang mga nilalang tulad ng sirena sa Atimonan. Maraming salamat sa inyong panunood, mga kamisteryo. Bago tayo magtapos, shout out sa ating mga kamisteryo. Kung merong kang katanungan, maling narinig, o karagdagang kaalaman, mag-iwan lamang ng komento sa ibaba. Hanggang sa muli, laging tandaan, ang buhay ay isang napakagandang misteryo.